Si Apollo Quibuloy po ay ipinapatawag ng Senado, particular ito pong committee na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ito po ay kaugnay sa mga reklamo sa kanya ng mga resource person. Pero ngayon, ito po ay mga biktima ng di umano'y pang-aabuso ni Apollo Quibuloy. By the way, ito pong situations na ito ay nasa korte na eh. Meron na pong kinakaharap na kasong sexual abuse of a minor at qualified human trafficking sa magkahiwalay na korte. Ito pong si Apollo Quibuloy at 5 pang co-accused niya. Kaya ang malaking katanungan, kailangan pa ba na itong si Apollo Quibuloy ay dumalo sa Senado sa ginagawang hearing in aid of legislation nito pong committee ni Senator Risa Ontiveros? Ano po ang inyong opinyon sa bagay na yan? Sa tingin po ba ninyo, kinakailangan pa bang dumalo itong si Apollo Quibuloy sa Senado? Paki-comment nyo na lamang po dyan sa ating chat area ang inyong pong mga opinyon. But syempre, magpapatuloy po tayo dito po sa ating tinatalakay. Ano? At alam naman natin na yan po ay tinututulan ng kampo ni Apollo Quibuloy. But unahin na rin muna natin ito. Mag-segue-segue muna tayo. Kasi ito pong si Apollo Quibuloy, sa mga hindi pa po nakakaalam, siya po ay kumakandidato ngayon sa pagkasenador. At sa latest na shortlist na inilabas po ng Commission on Election, kabilang po ang pangalan ni Apollo Quibuloy sa mga mapapasama sa balota para po sa senatorial election sa May 12, 2025. Pero marami po talaga ang tumututol dito. Kasi hindi daw katanggap-tanggap ng isang akusado para po sa isang seryosong krimen na hindi naman political ay papayagan makakandidato sa isa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Ngunit ano ba ang sinasabi po dyan ng batas? Eh dahil hindi po tayo abogado, ire-refer po kayo sa mga blogger na mga lawyer. O sina Attorney Claire, sina Attorney Rene Bueno, sina PJ, Fiscal EJ, si Attorney Randolph Libayan at iba pa na mga nagbablog sa social media ng mga abogado. Magtanong po kayo kung ano po ang sinasabi ng batas dyan. Ito po kasing sinasabi ko, hindi po ito isang legal na opinion. Ito pong aking opinion na isang ordinaryong opinion lamang mula sa pangkaraniwang Pilipino. Pero sa ating kasing pagkakaalam mga tol, at kung babasahin naman po natin ang nasusulat sa batas, kailangan lang naman nating umunawa para maintindihan ito. Meron po kasing kwalifikasyon at saka diskwalifikasyon. Ano? Ang kwalifikasyon ay napakasimple lamang. Kapag ka ikaw ay kumakandidato sa pagka-senador, kinakailangan ay ikaw ay isang Pilipino, a natural born Filipino citizen. Ikaw ay kinakailangan at least 35 years old, botante, at naninirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa 2 taon doon sa target na election date. Tapos, ikaw ay dapat marunong bumasa at sumulat. Ganun lamang po kasimple ang kwalifikasyon ayon po sa ating saligang batas. Ngayon, sa isang special law, isinulat po dito ang diskwalifikasyon. Kung babasahin po ninyo ang Omnibus Election Code or Batas Pangbansa bilang 881, sa Section 12 po nito, basahin natin kasi hindi tayo abogado eh. Baka sabihin ng mga kritiko natin nagmamagaling tayo. Kaya basahin po natin ito. Ito po ang isinasaad sa Section 12 ng Omnibus Election Code Batas Pambansa bilang 881 na naipasa noong December 3, 1985. Sabi po dito, lahat po ng tao na dineklara ng isang competent authority na may tama sa utak, hindi, na insane at incompetent. O kaya na sentensyahan ng final judgment ng mga kasong subversion,
insurrection, rebellion, or ang mga offense na ang pagkakasintensya ng pagkakakulong ay hindi po bababa sa 18 months. Kasi nakalagay po dito more than 18 months. Eh. Ano? Or mga krimen na ang kategorya ay kinikilalang moral turpitude. O, sila po ay diskwalipikado para sa pagkandidato sa anumang elective position. Okay? Siyempre, meron din po itong exceptions. Kung babasahin po natin yung ikalawang paragraph, this disqualification to be a candidate herein provided shall be deemed removed upon the declaration by the competent authority that said insanity or incompetence had been removed. Yun po yung exceptions, ha? And or after the expiration of a period of 5 years from the service of sentence. Kaya yung mga kume-question kay Erwin Tulfo, eh mag-isip-isip po kayo. Ha? Kasi legally speaking, kahit ako hindi abogado, nauunawaan ko na yung kanyang parusa sa libel for maligning someone sa isang artikulo na kanyang sinulat noon, ay matagal niya na pong napagsilbihan. Lagpas na po iyon sa 5 taon. Kaya basically, hindi niyo po pwedeng questionin ang pagkandidato ni Erwin Tulfo by mere disqualification by reason of his conviction sa libel. Ha? Tapos na po yun. Ang tagal na. 5 taon nga lang po ang sinasabi dito eh. Okay na eh. Ngayon, punta tayo kay Apollo Quiboloy muli. Si Apollo Quiboloy ba ay pwedeng kumandidato? Ako sa tingin ko mga tola, although COMELEC ang magdidesisyon dito and eventually aakit po yan sa Korte Suprema kung ano man ang magiging desisyon ng COMELEC, lalong-lalo na kapag hindi pumabor yan kay Apollo Quiboloy, iakit nila yan sa Korte Suprema. Pero ang nakikita natin kasi sa nakalipas na panahon ay napayagan naman, particular itong si Francis Leo Marcos. Ito po yung ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin pero nagpakilala at nagkaroon ng identity, I do not know how, na Francis Leo Marcos. Siya po ay pinahintulutan ng Commission on Elections na lumahok sa senatorial election noong May 2022. At parehas po ang kanilang kinakaharap na kaso. Qualified human trafficking. Kaya sa puntong iyon, tingin ko kung ang reason lamang ay ang kinakaharap na kaso nitong si Apollo Quiboloy, mapapayagan po ito ng Commission on Elections. Kasi alam po ninyo, napakataas po ng pagkilala ng ating batas o ng ating sistema sa ating saligang batas. Nakalagay po kasi sa ating saligang batas, kung babasahin po ninyo, yung ating 1987 Constitution under Bill of Rights, Section 14. Puntahan natin yan, ha? Aral-aral tayo ng bahagya dito. 1987 Constitution, Section 14, Paragraph B. Ano? Tingnan natin kung tama yung pagkakaalala natin. Ang tinutukoy po dito yung rights of the accused. Ha? Sa Section 14 po nito, nakalagay po rito ang rights of the accused. In Paragraph 2, in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. Nangunguna po yan sa paragraph 2. Kaya sa mata po ng ating batas, nananatiling inosente po itong si Apollo Quiboloy. At kung nananatiling inosente siya sa mata ng batas, eh hindi pa pwedeng hadlangan yung kanyang kandidatura dahil lamang siya ay isang akusado. O baka ma-misinterpret niyo ako dito, ha. Hindi ko po kinakampihan itong si Apollo Quiboloy. Ipinapaliwanag lamang natin kung ano yung tama at dapat. Pero ang maganda ngayong balita dito mga tol, ito. Ang Workers and Peasants Party ay nag-file na po ng formal na petisyon para po hilingin sa COMELEC na kanselahin ang Certificate of Candidacy at i-disqualifica itong si Apollo Quiboloy bilang senatorial candidate dahil sa material misrepresentation at pagiging nuisance.
Yun yung katwiran nila. Tingin ko hindi madedeklarang nuisance candidate si Apollo Quiboloy. Pero pagdating doon sa material representation, misrepresentation, baka dito magkaroon ng problema ang kampo niya. Dahil itinanggi ng WPP ang Workers and Peasants Party na sila ay pinapayagan bilang membro or kasi parang nakalagay doon sa certificate of nomination and acceptance nitong si Apollo Quiboloy yung party na WPP, which is hindi alam ng WPP. Kaya itinatanggi nila na mayroong pahintulot mula sa kanila yan. Kaya kung gano'n yung isinumiting certificate of candidacy, COC, nitong si Apollo Quiboloy sa pamamagitan nga ng CONA na yon, baka maging basihan yon para doon sa rules din ng BP 881. Kung hindi ako nagkakamali, somewhere in section 60 or 70 plus yun eh. Hindi ko na maalala ngayon. Napag-aralan kasi natin ito noong si Pangulong Bongbong Marcos ay tinatry na i-disqualifica at ipakansela ng mga kritiko niya yung kanyang kandidato noong 2028. Puntahan nga natin, ano? At balikan natin yon. Basta somewhere in 60 plus sections yon na ang basihan sa cancellation of certificate of candidacy o katulad nito, section 69, nuisance candidates. Tapos dito sa disqualifications, section 68. O, basahin po natin ito. Nakalagay po dito. Any candidate who in action or protest in which he is a party is declared by final decision of a competent court guilty of or found by the commission having given money, blah, blah, blah. Ay, hindi ito yung particular na hinahanap natin. O basta dyan lang naglalaro yan kung babasahin po ninyo at kung lalaliman po ninyo yung ating pag-aaral dito. Ang magiging basihan para po ikansela ay provision din po ng batas, yung BP 881. Ganun pa man, yan po ay aantayin natin sa hinaharap. Sa ngayon, magpapatuloy po ang pangalan ni Apollo Quiboloy as far as I know. Correct na lamang ako kung mali yung pagkakaalam ko dito. Hanggat ang ating Commission on Election ay hindi po nagbibigay ng desisyon dito po sa inihaing petisyon ng Workers Party, ng Workers and Peasants Party. Tuloy ko po yung binabasa natin. Nag-ugat ito sa pagdedeklara ni Quiboloy sa kanyang Certificate of Candidacy na tatakbo siya sa ilalim ng WPP. Ayon sa kapwa niyang senatorial aspirant at WPP President Attorney Sunny Matula, hindi otorisadong miyembro ng partido ang pumirma sa CONA ni Quiboloy. The WPP is not opposed to religious leaders running for public office. However, we strongly object to the misuse and hijacking of our party's name to bolster a candidacy. He is neither a member of our party nor a guest candidate and has not received any nomination from our authorized officers. Pero sa parte ni Apollo Quiboloy, sabi nila, hindi daw malaking issue ito. At ibinabawi na raw nila yon at idinedeklara na lamang nila bilang independent candidate itong si Apollo Quiboloy. Pero the question there is, ano yung nakalagay sa kanyang CONA? Kung na-declare na yon sa kanyang certificate, filing ng Certificate of Candidacy, ibang usapan na yon. Hindi mo pwedeng basta-basta bawiin na lamang. Anyway, yan ay pagdedesisyonan ng Commission on Elections at aantabayanan po natin. Ako naman, sa totoo lang, wala akong pakialam kung makakandidato ito, payagan ng COMELEC o hindi. Dahil alam ko namang hindi mananalo itong si Apollo Quiboloy. In fact, para nga sa akin, dapat payagan ito . Dahil pag pinayagan itong si Apollo Quiboloy, dito natin malalaman kung gaano talaga karami ang religious group niyang pinamumunuan, ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi kiniklaim nila, sila po ay 7 to 8 million na grupo, no? Pagka lumabas sa halalan, hindi ito nakakuha ng at least 4 million. Di malaking kasinungalingan yung 7 to 8 million nila na miyembro. Imposible naman na sa 7 to 8 million na yan, walang boboto sa kanya ng at least 5 million kung talagang totoo yung dami
ng kanilang miyembro. O kaya sana, para sa akin again, matuloy ang pagkandidato nitong si Apollo Quiboloy. Pero siyempre, sa karamihan nating mga Pilipino, parang pangbabastos kasi ito sa electoral process. Ano? O, pakinggan natin, ito pong balita naman, kaugnay sa punto na ito pong si Apollo Quiboloy ay pinapadalo sa Senado. Nasaan ko ba nakita yun? Ha? Okay, dito tayo. Yan, ito ba yun? Inunta ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ang hiling ni Senadora Risa Ontiveros na humarap siya sa pagdinig kaugnay sa mareklamo ng pang-aabuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa abogado ng pastor, naghain sila ng formal na oposisyon sa RTC kahapon. Yan ay kahit wala silang natanggap na formal na request at sa balita lamang daw nila nalaman ang hiling ni Ontiveros. Ayon sa kampo ni Quiboloy, naniniwala silang trial by publicity ang intensyon ng pagpapatawag sa pastor sa Senado. Wala pang payag si Ontiveros sa pagkontra ni Quiboloy. Naharap ang pastor sa kasong human trafficking sa Pilipinas at sa Amerika. Nakakulong siya ngayon sa PNP Custodial Facility. Yan ha. Yan po ang update ha. Pero may magagawa ba ang kampo nitong si Apollo Quiboloy sa punto na yan na pigilan? Although ngayon, tinatry na nilang hilingin ito sa Korte Suprema. Pero baka hindi kasi mangyari yan eh. Dahil marami naman po tayong napanood sa mga nakaraang public hearing na akusado yung resource person pero nandoon sila. At ang pinag-uusapan, yung kaso din, yung related case doon sa tao. Like for example, kay Sergeant Mayo. Diba kung matatandaan ninyo, si Sergeant Mayo ay sinampahan ng paglabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Tapos, siya po ay patuloy pa rin pinadalo sa House of Representatives. At siya naman ay dumalo. Ang problema lamang, dahil meron siyang kaso, hindi siya mapilit ng mga kongresista na magsalita. Kasi it is against his interest. Kaya ang ginawa lang ni Sergeant Mayo ay in-invoke niya lamang yung kanyang karapatan na manatiling tahimik. Ano ang paliwanag diyan dito sa programa na ito ni Ed Linggaw na maaari nating maging basihan na tingin ko walang magagawa ang kampo ni Apollo Quiboloy kung hindi sundin ang kautusan ng ating Senado. Tinatawag na ng Senado at ng Kongreso si Pastor Apollo Quiboloy para magpakita sa kanilang mga imbestigasyon. Ngayon, paano kung hindi pumayag si Quiboloy na magpakita sa Kongreso at sa Senado? Unang-una po, bagamat wala po ito sa konstitusyon o sa anumang batas, kinikilala kahit ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado at ng Kongreso na magpatawag ng mga testigo in aid of legislation. At kung hindi po sila pumayag, pwede silang i-cite in contempt at ipa-aresto ng Kongreso at ng Senado. Ang sabi nga rito po Congress can assert its authority and punish contumacious acts against it independently of the judicial branch. Supreme Court po yan, November 2023. Ngayon, ano mga patakaran para ipatupad ito? May kanya-kanyang rules of procedure ang Senado at ang Kongreso na inaprobahan ng mga ito kada bagong Kongreso o minsan ina-adapt yung nakaraan. Sa Section 17 ng Rules of Procedure ng Senado, ang anumang komite ay may kapangyarihan magpatawag ng mga testigo. Kalaki po nito ang kapangyarihan na maglabas ng sapina na pirmado dapat ng committee chairman at aprobado ng Senate President. Sino ang magpapatupad itong sapina? Trabaho po ito ng Sergeant at Arms kung sa Metro Manila. Pero sa mga testigo sa labas po ng Metro Manila, for example sa probinsya, maaaring humingi ng tulong ang Sergeant at Arms sa lokal na pulisya, doon po sa Kongreso, doon po sa siyudad o sa munisipyo. Ganun din sa Kongreso. Sa Rules of Procedure na nakalaan Kongreso, ang House Committees ay maaaring maglabas ng sabina para basta't may approval ng Speaker o ng Committee on Rules. Ngayon, paano kung ayaw magpakita ng testigo o paano kung ayaw niyang sumagot sa hearing? Sa Section 18 ng Rules of Procedure ng Senado, Tandaan natin mga tola, ang balita na ito ay 7 months ago. During that time, si Apollo Quiboloy ay malaya pang Pilipino. Iba ang situations ngayon. Kasi ang situation noon, kapag ka ayaw pumayag ng tao na dumalo sa pagpapatawag ng legislative branch of the government,
ayon sa rules nila, either sa Senate or the House of Representatives, ay pwede nilang i-cite in contempt yung tao. At ano ang kaparusahan? Pagkakakulong. Nakita na po natin yan sa napakaraming pagkakataon. Pero dito ang situation ay iba na. Si Apollo Quiboloy ay hindi na po malaya. Siya po ay nasa kustodiya na ng ating batas at sa ngayon, nasa kustodiya po ng PNP, ng ating Philippine National Police sa kanilang custodial facility dyan po sa Camp Crame, Quezon City. Si Apollo Quiboloy pa rin po ba ang masusunod dito? Yung kagustuhan niya ba o hindi niya kagustuhan ang pinag-uusapan dito? Tingin ko hindi na po. Ang gagawin po dito ng Senado, which is ginagawa na nila, ire-request po nila yan doon sa korte. No? Na mapadalo itong si Apollo Quiboloy. At kapag ka pumayag ang korte, as we have seen kay Alice Goo or Go Wapping, walang magagawa itong si Apollo Quiboloy. Kaya nga ngayon, inunahan na nila sa Korte Suprema eh. Hoping sila na mapigilan ng Korte Suprema ang maaaring maging desisyon ng korte na payagan na dumalo itong si Apollo Quiboloy dyan po sa Senado. But, ito naman kasi ang isa sa mga hindi maikakailang sitwasyon dito. Ano? Yung sitwasyon ng pagdalo ni Apollo Quiboloy, tingin ko, patuloy talaga yan. Hindi yan mapipigilan. But on the other hand, hindi mawawala na ito ay isang political process sa parte ng perhaps ni Senator Risa Ontiveros. Alam naman natin na si Senator Risa Ontiveros aiming po iyan for a higher position in the future. Lalong-lalo na magtatapos ang kanyang termino sa 2028. At sabi nga ni Antonio Trillanes na talagang sumusuporta sa kanya, dapat maaga ang preparation kapag ka ikaw ay naghahangad na manalo sa politika. At ganun yung ilan sa mga nakikita ko dito. Ano? Magiging way ito para mas pag-usapan hindi lamang si Apollo Quiboloy, kung hindi si Senator Risa Ontiveros. Mabigyan siya ng platform sa lahat ng pagkakataon or most of the time na pag-usapan ng publiko. Kasi iba, pagka nasa hearing ka ng Senado, pinapanood ka ng publiko eh. Ano? Kaya hindi mawawala na ito somehow yung sinasabi ng kampo ni Apollo Quiboloy, pamumulitika. Kasi bakit mga tol? Hindi ko pa rin makita kung saang punto na yung ginagawang hearing in aid of legislation ay kinakailangan mo pang isa publiko dahil ang similar question o ang similar circumstances na yan ay dinidinig na. O ang circumstances na yan ay dinidinig na sa korte. Kaya ang magagawa na lamang dyan, magtanong ka na magtanong. Tapos ang sasabihin na lamang ng resource person sa'yo, I invoke my right to remain silent. May magagawa ka ba dun? Ilang beses na nating nakita ngayon yan sa mga nasa resource person sa Senado at House of Representatives, na kapag sinabi po nilang they invoke their right against self-incrimination, hindi sila mapilit ng mga senador nor ng mga House members. Kaya ang nangyayari, parang natatalo tayo. Kasi bakit? Tayong publiko ang nagbabayad ng buwis sa pagdinig na yan, yung ginagastos dyan ay nanggagaling sa ating mga buwis. Tapos nandyan yung resource person, hindi naman mapuwersa sa pagsasalita kasi meron na ngang kinakaharap na kaso sa hukuman. Bakit ang gawin na lamang ng ating mga mambabatas ay hayaan na sa hukuman ang mga tao na ito? Tapos gumawa na lamang sila ng kaparaanan na makakuha ng mga impormasyon sa ibang individual para makatulong sa pagbabalangkas po nila ng batas. In short mga tol, wasting of resources ang nangyayari. May ipapatawag mo na naman, supposedly, tapos na dapat yung hearing. Tapos ipapatawag mo na naman yung tao, gastos na naman sa gobyerno. Oh. Tapos wala ka rin namang makukuha na salita dahil sasabihin lamang ng tao, karapatan ko po kasing manahimik eh. Meron na po akong kinakaharap na kaso sa hukuman, kaya kung ano man po yung sasabihin ko dito, ay maaaring gamitin po laban sa akin sa hukuman. Hindi mo na mapipersa, di ba?
Kaya, why waste time? Bakit kailangan pa natin mag-aksaya ng resources kung alam naman natin sa huli na hindi natin mapupwersa yung tao sa pagsasalita? Ano? Ang reason kung sinasabi naman ng kampo ni Apollo Quiboloy na gustong ipahiya, hindi yun ang punto dun eh. Ang nakikita ko talaga dito, political in nature. Ano? Lalo sa parte ng oposisyon. Kaya sana, sa huli, ang taong bayan ang manalo dito. No, hangad natin ang katarungan sa lahat ng mga biktima. Hindi naman makakamit ng mga biktima ang katarungan sa Senado or sa House of Representatives. Ang katarungan makakamit ng biktima sa korte. Kung ano ang sasabihin ng korte base sa mga ebidensya na inilatag sa kanyang harapan, doon sila manghuhusga. At kung sasabihin ng korte na walang kasalanan, for example, si Apollo Quiboloy, wala tayong magagawa. Pero pag sinabi naman ng korte na may kasalanan si Apollo Quiboloy, magpasalamat. Lalong-lalo na ang mga biktima dahil nabigyan sila ng katarungan. Again, sa Senado, walang katarungan na makukuha dyan. Hearing in aid of legislation. And I hope, tayong, itong mga mambabatas na ito, hindi gamitin ng mga hearing in aid of election. Ha? Na mamaya pag-uusapan po natin na separate live streaming tungkol naman kay Bato de la Rosa at saka kay Bongo.